mga sangkay, naisip ko lang, what if? What if po makabalik ang Dilawan sa 2022? At maging presidente po yung bata nila na si Leni Robredo? Ano po kaya ang posibleng mangyayari sa ating bansa? Yun naman isang mga sangkay, this is me, I'm back for another video na ating gagawin ngayon. And if you don't know my name, just call me Sangkay Janjan, o kung sa Tagalog, kaibigang Janjan. Kung bago ka pa lang po sa ating channel, welcome po sa mundo ng mga sangkay. At kung hindi ka pa po nakapag-subscribe, please subscribe my YouTube channel and click the bell notification para lagi po kayong updated sa bawat video na ina-upload po natin. Kamusta po lahat ng ating mga kababayan mula sa Luzon, Visayas, Mindanao at Sabah at maging po sa ating mga kababayan na nasa iba't ibang bansa. Stay safe po at mabuhay po kayong lahat. Siyempre, hindi ko rin po makakalimutan yung lahat po na kabataan na lagi pong nagsusubaybay dito sa ating channel. Na lagi pong nagbibigay ng kanilang oras para panuorin po yung mga content na ina-upload po natin dito. Shoutout po sa lahat ng mga kabataan. So ayun mga sangkay, today, pag-uusapan natin ang isang katanungan na kung saan naisip ko lang din at for sure, naisip nyo na rin ito mga sangkay, na what if po makabalik ang Dilawan sa Malacanang at mahawakan po nila ulit ng malupitan ang Pilipinas? Ano kaya ang mga posibleng magiging kaganapan ng ating bansa? Yun po yung pag-uusapan natin ngayon. At sa walang pagtatagal mga sangkay, umpisa na po natin ito. Tara! Ito mga sangkay, sumagi lamang po sa aking isipan na what if po makabalik ang Dilawan sa darating na 2022. Malabo po ito mangyari dahil nga po majority sa mga Pilipino ay talaga nga namang sumusuporta sa ating pamahalaan at mulat na po sa katotohanan na ang mga Dilawan lamang po ang nagpabagsak sa Pilipinas simula po 1986 at hanggang 2016 wala pong nagawa ang mga Dilawan kundi manira ng manira sa ating bayan. Ni isang proyekto po ay hindi po sila nakagawa. Subalit si Ferdinand Marcos na kung saan napakaraming proyektong napagawa, ayun, ang sabi nila magnanakaw. Wow! Kung sino pa yung maraming napagawang proyekto, siya pa yung magnanakaw. Malupit! Subalit ito na nga mga sangkay, ang katanungan ko na what if makabalik po yung Dilawan sa darating na 2022? Ano po kaya ang magiging sitwasyon ng ating bansa o ng ating gobyerno o ng ating lipunan kapag ka sila ay nakabalik at nakontrol muli nila ang ating gobyerno? Ganito po ang mangyayari mga sangkay. Una, mahihinto po ang mga malalaking proyekto ni Pangulong Duterte. Hindi po kasi lahat ng proyekto ni Pangulong Duterte mga sangkay ngayon ay matatapos sa kanyang term. Yung ilan sa mga project niya ay matatapos po sa susunod na termino. Kagaya na lamang po ng subway na kung saan ito po ay napakalaking proyekto ni Pangulong Duterte na ongoing. Bagamat hindi po ito matatapos sa term ni President Duterte. At malamang ang kagaya ng proyektong ito mga sangkay ay mapapahinto ito ng Dilawan. Dahil sigurado madadaan ito sa politika. Kagaya na lamang po ng ginawa ni Corazon Aquino sa Bataan Nuclear Power Plant na pinagawa ni Pangulong Marcos na pinahinto at hindi po pinaandar. Pangalawa mga sangkay, babalik ang mga sindikato at iba pang may mga illegal business dito sa ating bansa. Hindi po kasi ngayon makakilos ang mga sindikato sa ating bayan dahil nga po sa mahigpit na pamumuno ni President Duterte. Na bagamat hindi po masumpusog po ito ng sobra mga sangkay, pero dahil mahigpit po ang pamumuno ni Pangulong Duterte, hindi po gaano makakilos itong mga sindikato. Pero pag nakabalik po yung Dilawan mga sangkay, luluwag na naman po ang sistema at luluwag na naman po ang kalakaran ng mga sindikato sa ating bansa. Pangatlo mga sangkay, balik na naman ang mga tunay na kawatan sa gobyerno. Alam naman po natin na simula 1986 nagkaroon po talaga ng chance ang mga politiko na magnakaw sa kaban ng bayan dahil noong panahon ni Pangulong Marcos ay wala po talagang magnanakaw. Lahat po ay behave dahil kung hindi sila behave, madadali po sila ng pinakamatalinong naging presidente na si Ferdinand E. Marcos. Pagpasok po ni President Duterte, mas naging mahigpit. Kaya nagkakabuking-buking po ngayon yung mga corrupt officials. At isa sa halimbawa po dito ay ang PhilHealth na kung saan grabe na po pala ang korupsyon simula pa po nung panahon ni Ninoy Aquino by 2013. Pang-apat mga sangkay, babalik na naman po ang hari ng fake news na ABS-CBN. Easy na lamang po ito sa kanila. Lalong-lalo na po, mapera po yung mga Lopez. So pag nakabalik yung mga Dilawan, babalik din po itong ABS-CBN at tuloy na naman po yung ligaya sa paggawa ng mga fake news. Number 5 mga sangkay, babalik po ang mga adik sa droga sa kalsada.
Pansinin po natin ngayon, kung mayroon man po mga addict sa ating mga barangay, iilan na lamang mga sangkay. Subalit mga sangkay, karamihan ay na-clear na ng ating pamahalaan at wala na halos addict sa ating lipunan. Kung mayroon man po mga sangkay, mangilan-ilan na lamang po yun. Pero kapag nakabalik itong mga dilawan, luluwag po ang sistema at balik na naman po sa kalakaran yung droga. At sigurado mga sangkay, alam na naman po ni Rojas kung saan makakabili ng droga. At babaha na naman po ng addict sa ating mga barangay na huwag naman po sana mangyari. Pang-anim mga sangkay, mas makakakilos na naman po ang NPA terrorist. Ngayon kasi mga sangkay, hindi po talaga halos sila makakilos ng Armed Forces of the Philippines dahil ito po yung utos ni Pangulong Duterte na tugisin po itong mga NPA terrorist. Sa panahon po natin ngayon, lalong-lalo na po mayroong anti-terror law na. Hindi na po dito makagalaw yung mga NPA sa mga sikreto nilang gawain. Pero pag nakabalik ang dilawan, babalik na naman po sa dating kalagayan ng ating bansa na isang malaking problema po at banta ang NPA terrorist. Next mga sangkay, posible na naman po may maagaw ng mga isla na nasasakupan po ng teritoryo natin. Kagaya na lamang po nung panahon ni Noynoy Aquino, na sa panahon niya mga sangkay, naagaw po yung isa sa bahagi ng West Philippine Sea na pinatayuan po ng artificial island nitong mga singkit o mga Chinese. Sila naman po talaga yung dahilan kung bakit nagkakaagaw-agaw po yung mga isla ng ating bayan, kagaya na lamang po ng Saba na binenta po ni Ninoy Aquino. Ang West Philippine Sea na kung saan nagkaroon po ng sikretong agenda sila Noynoy Aquino at ng mga singkit. Pagkatapos nun, nakuha na po yung isang bahagi sa West Philippine Sea. Kaya possible ito na may makuha na naman pong isang isla sa ating teritoryo kapag nakabalik itong mga dilawan. Next mga sangkay, wala na naman pong gagawing mga proyekto na kagaya po ng Build, Build, Build project ni President Duterte. Pagpasok ni President Duterte mga sangkay, nagpagawa po kaagad dito ng mga naglalaki ang mga proyekto sa ating bansa. Mga mahahabang tulay, mahahabang kalsada, at kung ano-ano pa mga sangkay. Mga proyekto na kung saan makakatulong po sa sambayan ng Pilipino. Subalit, pag nakapasok po muli itong mga dilawan sa Malacanang, dito na naman po magkakanda hirap-hirap ang ating bansa. At wala na naman pong proyekto na ipapatayo ang mga to. Mana-mana lang yan mga sangkay sa kanilang ina na si Corazon Aquino, na wala man lamang pong nagawa na proyekto sa ating bansa. Kung mayroon man akong nabasa na proyekto niya mga sangkay, mga overpass dito sa Metro Manila, na hindi ko alam kung nag-i-exist pa yun ngayon mga sangkay. Yun lang. Pero yung tinatawag na nation building, walang kaisipang ganun o vision yung mga dilawan. Kaya malamang sa malamang, pag nakabalik sila, zero na naman po sa mga proyekto ang Pilipinas. Panghuli mga sangkay, babagsak muli ng malupitan ang ekonomiya ng ating bansa. Sa ngayon mga sangkay, kahit papano nakabangon po tayo ng nakabangon nung si President Duterte na po ang nakaupo sa ating pamahalaan, na kung saan yung economy natin is dahan-dahan po talaga nag-step up. Hindi po tulad nung panahon ni Noynoy Aquino na talagang bumagsak ng bumagsak. So kahit papano mga sangkay, nasusustain nila President Duterte yung economy natin at talagang isa po ito sa fastest growing economy dito po sa Asia. Na hindi po ito gaanong binabalita ng mga bulok na mainstream media sa ating bansa. So pag nakapasok itong dilawan mga sangkay, dahil nga po ang mga dilawan ay talaga namang wala. Dahil nga po ang mga dilawan, wala po talaga sila neto. Ang tanging alam lamang po nila ay umupo sa pwesto, maging hayahayang buhay. Pero pagdating po sa pagpapatakbo ng sistema sa ating ekonomiya, wala pong ganun yung dilawan. Kaya nga pagpasok ni Corazon Aquino noon mga sangkay, after Ferdinand E. Marcos, na kung saan malusog yung ekonomiya ng ating bansa, pagpasok po noong 1986 ni Corazon Aquino, bumagsak po yung ekonomiya natin at mga matatanda mismo ang magpapatunay noon na kung saan tumaas ng tumaas po yung mga bilihin sa ating bansa na hanggang ngayon nararanasan po natin na kahit gumaganda po yung daloy ng economy natin nung wala pa po yung COVID-19, hindi po mapigilan yung pagtaas ng mga presyo ng mga bilihin. Why? Resulta po ito sa mga kagagawan ni Corazon Aquino. So pag nakapasok na naman po itong dilawan, siguradong sigurado ako, babagsak muli yung ekonomiya ng ating bansa at dadausdos na naman ng dadausdos. At sigurado po ako, ang kanilang ibabato na ito, mga sangkay, ay walang iba kundi yung salitang utang daw ni President Duterte na isa pong malaking kalukuhan. Dahil ang utang na yan,
binabayaran po yan ayon po sa kita ng mga ipinagawang proyekto ni President Duterte. Pero syempre, ipagdidiinan po dito ng mga dilawan na kaya walang nagawang proyekto dahil nagbabayad na naman ng utang. Sirs, yun po yung kanilang utak, mga sangkay. Kaya nga po, kapag nakabalik po itong mga dilawan, good luck po sa ating bansa. Sigurado, lalanguin na naman po tayo sa Kumunoy. Mabubura na naman po yung mga pinaghirapan ni President Duterte na kung saan na kahit papano nakakabangon-bangon na po tayo. Kaya nga ang katanungan, papayag ba yung sambayan ng Pilipino? Well, mga sangkay, isa lamang po ang nakikita ko na makakapagpatuloy sa mga nasimula ni President Duterte. Alam nyo kung sino ito, mga sangkay? Ito po yung anak ng pinakamatalinong naging presidente sa ating bansa na si President Ferdinand E. Marcos. Walang iba kundi si Bongbong Marcos, na kung saan napakaganda po ng record sa Ilocos Norte at lalong-lalo na po nung naging senador siya. At para po sa inyong kaalaman, siya lang naman, mga sangkay, yung nagpagawa ng windmill doon sa Ilocos Norte, na kung saan pinakauna po sa Southeast Asia. Ganon din po ka-brilliant itong si Bongbong Marcos. At itong si Bongbong Marcos, alam din niya kung ano ang plano ng kanyang tatay sa ating bansa. Marami pong magagaling dyan na politiko na hinahangaan po natin. Pero isang Marcos lamang, na kagaya ni Bongbong Marcos, ang makakapagpayaman muli sa Pilipinas dahil po sa Marcos Gold.